banggitin ang ating mga official lingap reactors The Chica Series. Ayan, malapit na pong mag 900k subscribers si Kalinga Prab and si Kuya Vol Santos Matubang. Ay, malapit na din pong mag 1 million subscribers. Ayan, mapagpalang tanghali po sa ating lahat. So, another reaction video patungkol nga po kay Lola Patricia. Ano na, medyo matagal na siyang naninirahan sa bundok at bumalik po siya doon. So, napakasayang po yung pinatayo ni Kuya Vol Santos Matubang na bagong bahay, napakalaking bahay na para kay Lola Patricia, na iba naman po yung nakikinabang. Sinasabi dyan na anak daw siya ni Lola Patricia. Alam niyo naman po yung mga matatanda, ayaw nila ng maingay, magulo, gusto nila ng tahimik. Yun parang sila lang nag-iisa. Kaya nga bumalik itong si Lola Patricia sa dati niyang bahay. So, nakikita ko dito sa video, no, napakalayo, no, napakarami ang dala, isang sakong bigas para kay Lola Patricia. Sana ay itong si Lola bumalik na doon sa baba, doon siya tumira sa pinatayo na bahay na para sa kanya, hindi ibang tao. Dahil nga alam niyo naman po, sa sobrang bait ni Kuya Val, pinapabayaan niya. Dahil nga sinasabi dyan na anak siya ni Lola Patricia. So, panuorin po natin kung gaano kalayo ang pinuntahan nila Kuya Val para hatdan lang po ng tulong itong si Lola Patricia. Ano? Ayan, no? Nakikita natin na muntikan ng mga dulas itong si Brother Paas na parang putik, anong tawag niyan, yung kunting kwan mo lang is may slide ka na, no, lapok sa Bisaya di ay. Yan po ang pangkabuhayan pala ng mga tao dito pag mimina. Makikita nyo yan, lahat yan, minahan po yan doon sa mga dinaanan po namin. Mahirap lang ang daan. Ayan o. So ayan, no? Ang nakikita ko, mag-isa lang si Lolang pumupunta doon sa dati niyang tinitirahan. Hindi naman lang sinamahan ng kanyang anak na napakadelikado pala, ano. Kung kitang-kita mo, parang itong si Brother Paas, pagod na at napakalayo talaga ng tinitirahan ni Lola Patricia na siya lang nag-iisa doon. Sana may magsabi kay Lola, sabihan siya ng kanyang anak, upilitin siya ng kanyang anak na, inay, balik ka na lang dito sa ating bahay. Ano, dahil nga yung bahay na yan, pinagawa yan para kay Lola Patricia. Siguro itong matanda, ayaw niya ng maingay. Kita natin na karaming bata, ano. So, ayan, pakinggan po natin. So, ayan, no, napakalayo nga ng nilakbay nila Kuya Val para muling bigyan ng tulong itong si Lola Patricia. At sana maisip din ni Lola Patricia na bumalik siya sa dati niyang, bago niyang bahay, ano, para kahit papaano naman ay ma-appreciate niya sana yung mga binigay ni Kuya Val at pabahay na dapat ay para sa kanya. So, pakinggan po natin. Tao po! Saan dito? Ay, may balon dito. Ako, delikado. Dito, naan. Tao, anay! Magandang araw po sa iyo. Oh, ayan si Mama. May dala akong bigas. Nay, sa konting grocery. Ito po si Kuya Val. Oh. So, ayan. Ayo, bahay niya. Oh, ayan. Bumalik nga si Lola Patricia. Hindi po natin alam kung ano ba yung tunay na rason bakit siya bumalik sa dati niyang bahay. Kung totoo man, anak ni Lola Patricia, yung nakatira doon sa bagong bahay na pinatayo ni Kuya Val, sana ay pagsabihan niya ang kanyang nanay, "Nanay, bumalik ka dito," para wala naman pong masabi yung mga tao
sa atin. At yan nga, nakikita ko dyan sinabi ni Kuya Val na ipapaayos niya yung bahay ni Lola Patricia dyan sa bundok. Pero sinabi nga ni Lola, wag na. At hindi naman daw po siya naglalagi dyan. Pumupunta lang siya dyan. Pero sa nakikita natin, napakalayo ng pinuntahan ni Kuya Val. Sana maisip ng kanyang anak na sabayan o samahan si Lola Patricia sa dati niyang tinitirihan dahil nga napakalayo at napakadelikado pala. So, malalaman po natin yan sa susunod po na update ni Kuya Val patungkol nga sa estado ni Lola Patricia ngayon na nalaman natin na andyan na siya sa dati niyang tinitirahan. So, napakalungkot, no? Madaming nagsasabi na sana itong si Kuya Val ay may kasunduan sila na bawal daw ang tumira kung hindi sa'yo nakapangalan. Tama naman po yun dahil nga minsan inaabuso po yung kabaitan ni Kuya Val Santos Matubang. So, hanggang dito na lamang po ang aking reaction.